Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tunghayan natin ang 12th kabanata sa ating kwento. Dito, malalaman natin kung ano ang mangyayari sa buhay ni Jacob at Samantha ngayong kasal na sila. Nakarating sina Jacob at Samantha sa tapat ng pinto. Nakakamangha ang ganda ng loob ng bahay, parang mga bahay na nakikita sa magazine. Nasa tamang kaayusan ang lahat, walang kahit isang makikitang kalat sa paligid. Akala mo'y walang nakatira. Parang hihiyang tumapak si Samantha sa makapal at malambot na carpet. Pasimpleng tinangnan niya ang ilalim ng kanyang sapatos. Baka nakatapak siya ng dumi at saka siya sumunod kay Jacob. Napasinghap siya nang buksan niya ang pinto ng silid. Ang puting kortina, ang puting kama, lahat ng agam-agam niya na natitira sa utak niya na imahinasyon lamang ang lahat ay dagling nabura pagkakita sa silid kung saan naganap ang lahat. Samantha? Are you okay? Ah, oo. Saan ang banyo? Tanong niya. Itinuro ni Jacob ang kinaroroonan ng banyo at dali-dali siyang pumasok sa loob noon. Walang pinagkaiba sa kulay ng silid ang kulay ng banyo. Kaagad siyang naghilamos ng kanyang muka, ginamit niya ang nakita niyang puting tuwalya na nakasabit sa likod ng pinto. Agad namang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala si Jacob. Binuksan niya ang kanyang bag para kumuha ng damit. Nagpalit siya ng pambahay bago siya lumabas. Nasa kusina si Jacob at nakapambahay na rin. Nakatalikod ito sa kanya kaya napagmasdan niyang mabuti ito. Gumagawa ito ng orange juice. He was tall and lean. Maganda ang pangangatawan nito. Sa kaunting kilos ay nagagalawan ang mga muscle nito. Nilingon ni Jacob si Samantha. Marahil naramdaman nito ang pagdating niya. Ngumiti ito sa kanya at parang dinaklot ang kanyang tiyan. Ganoon ang kanyang nararamdaman sa tuwing magkakalapit sila. Alam kong nagugutom ka, kaya naghanda ako ng mamimeryenda natin. Sinabi ko na rin sa kasambahay na punuin ang laman ng ref. Hindi ko alam kung ano ang pwede nating lutuin para sa hapunan. Pero pwede rin naman na magpa-deliver na lamang tayo ng pagkain para sa hapunan. Iniabot niya dito ang isang baso ng orange juice. Salamat, sabi ni Samantha. Gusto mo ba ng Chinese food? Tanong nito. Umiling na lamang si Samantha. Magluluto na lang ako. Ano bang maaaring lutuin? May isda, karne, manok, beef at gulay sa ref. Pero mamaya na, doon muna tayo sa terrace. Masyado pa maaga para magluto ng hapunan. Nakabukas ang glass door papunta sa terrace. May dalawang upuan doon. Mula roon ay tanaw nila ang buong paligid. Ang sarap tumambay dito. Maganda ang paligid, masarap at maaliwalas ang hangin, ani Samantha. Oo, dito ako lagi nakatambay. Kapag nandito ako sa bahay, ito ang pinakapaborito kong lugar. Bakit hindi mo muna tawagan ang mga magulang mo? Baka mabigla sila kapag dumating na lamang tayo nang walang pasabi. Tama ka. Oo, tatawagan ko si Minda. Si Minda iyong sumunod sa'yo? Kunot noong napatingin siya dito. Paano mo nalaman? Nagkibit balikat ito. Nagtanong-tanong ako. Pinaintibistigahan mo ako? Oo, amin naman ni Jacob. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Jacob. Siguro kumuha ka ng private investigator. Tumango si Jacob. Sana tinanong mo na lang ako. Hindi ka pa nagastusan. Walang ganang sagot niya. Wala ka naman dapat ikatakot or ikahiya, di ba? No, pero ayoko sa mga tao na kinakalkal ang aking buhay. Sigurado ako, ganun ka rin. I'm sorry, but that's my way, ani nito. Kailangan mong malaman ang lahat-lahat tungkol sa mga kaaway at kalaban mo, naiinis na sabi niya. Ngayon, sa ina ng magiging anak ko at magdadala ng aking apelyido, don't be upset, Samantha. Wala ka namang tinatago, hindi ba? Wala,
but I still hate it. Sorry, gusto mo bang lumuhod ako sa harapan mo para lang mapatawad mo? Lumuhod nga si Jacob. Sige na, patawarin mo na ako. Tumayo ka nga, Rian. Pinatatawad na po ba ninyo ako, Mrs.? Oo na, sige na. He could be charming if he wanted to. Umayos ito ng upo. I'm sorry, but old habits die hard. I always wanted to know what I am against or up to. Tumunog ang telepono sa sala, kaya tumayo si Jacob para sagutin ang tawag. Hi, darling. Hindi makaimik si Jacob nang marinig ang boses ni Christine. He practically pushed her at the back of his mind the past 2 weeks. Oh, hi, sagot ni Jacob. Hindi ka yata masaya na nakauwi na ako? Hindi naman. Kailan ka pa nakauwi? Kaninang umaga lamang. Maghapon akong natulog. Kumusta ang bakasyon mo? Sabay lingon kay Samantha. Nakatayo ito sa may railing ng Teresa at nakatanaw sa labas. Sabi mo sa akin mag-enjoy ako. Kaya yun ang ginawa ko. Nag-enjoy talaga ako. Pero mas masaya sana kung kasama ka. Miss you a lot. Lalo na kapag gabi. Sinadya ko talaga na hindi ka tawagan para mamiss mo ako. Namiss mo ba ako? Sobrang busy ko. Ayaw niyang magsinungaling. Sinabi ko na nga ba? Siguro hindi mo man lang ako naalala kahit konting oras. Isang mahinang tawa ang tugon ni Jacob. Sorry, kilala mo naman ako kapag nagtatrabaho. Alam ko at nauunawaan naman kita. Pero sobrang miss na kita. Marami akong pasalubong sa'yo. I'm coming over. No. Tanggi niya sabay tingin kay Samantha. No? Bakit? May tinatago ka ba sa'kin? Pinalitan mo na ba kaagad ako? Ang nagdududang sabi ni Christine. Pagod ka pa sa biyahe, ako na lang ang pupunta sa bahay mo. Pinuntahan agad ni Jacob si Samantha sa Teresa. Labas muna ako ha, paalam ni Jacob. Itatanong sana niya kung saan pupunta, pero hindi niya kayang itanong. Wala siyang karapatang itanong ang bawat lakad ni Jacob. Tanging tango lamang ang naitugon ni Samantha. Nagpalit lang ng damit si Jacob at umalis na rin ito. Babalik ako agad, sabay halik sa pisngi ni Samantha. Nakaalis na si Jacob, pero hawak pa rin niya ang pisngi na hinagkan nito. Napailing siya. Alam niya kung kanino ito pupunta, pero pilit niyang ibinaliwala iyon. Tumayo na si Samantha at nagpunta sa kusina. Maghahanda na siya ng maluluto. Inilabas niya ang kare ng baka, hinanap ang lalagyan ng mga pangrekado. Nagpitpit siya ng bawang, pero bumaliktad ang kanyang sigmura nang maamoy niya. Nagduduwal siya hanggang wala nang mailabas ang bibig niya. Hinang-hina siya pagkatapos. Hinugasan niyang mabuti ang kanyang mga kamay. Pumasok na lamang siya sa kwarto at nahiga siya dahil sa pagkahilo niya. Natatawa si Jacob sa sarili. Ngayon ang kanyang wedding night, pero pupunta siya sa ibang babae. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya pero binaliwala niya. Masasaktan si Christine sa ipagtatapat niya, pero kailangan gawin niya ito. Kasal na siya kay Samantha. Sana lang tanggapin ito ang lahat-lahat ng maluwag sa dibdib. Hanggang makarating siya sa bahay ni Christine, wala pa rin siyang maisip kung paano sasabihin na may asawa na siya. Buong pananabik na niyakap at hinalikan siya ni Christine sa labi. I miss you so much, Jacob. Dahang-dahang kumala siya dito. Kunot noong tumingin ito sa kanya. May problema ba, Jacob? Kailangan nating mag-usap. The usual, please. May problema ba? Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Nakabuntis ako, pag-amin niya. Nakabuntis ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Christine. Paano nangyari? Huwag mong sabihing isa itong aksidente. Yes. Aksidente? Paano nangyari? Eh napakaingat mo. You never had sex, even with me without protection. Kahit sinabi ko na sa'yo na nagpipils ako. Basta na lang nangyari. Okay, tutulungan kita. I'll call Dr. Bustamante. He can perform DNC with her. Ipapalaglag ang bata? Ganun ba? Bakit? Ilang buwan na ba iyon? Isa? Dalawang buwan? Dugo pa lang yon. Dalhin mo sa akin, ako ang bahala.
kakausapin ko siya. Salamat sa alok, pero hindi ako nagpunta dito para hingin ang tulong mo. Hindi ako napayag na ipapatay ang magiging anak ko. Then, paano? Pakakasalan mo ang babaeng iyon? Kasal na kami. Kasal na kayo? Sabihin mong nagbibiro ka lamang. Hindi ka naniniwala sa kasal, sabi mo sa akin. Hindi ka pa handang magkapamilya. Alam ko, pero may mga bagay na nangyayari kahit hindi mo gustuhin. Nariyan na ang bata, nabuo na. It's not the first, paalala nito. Yes, pero iba ang sitwasyon ngayon. Kung hindi ko siya papakasalan, magpapakasal siya sa iba. Merong gustong magpakasal sa kanya. Iyon ang hindi ko mapapayagan. Ibang tao ang magpapalaki sa anak ko. It's all for the sake of the child. Kayang-kaya kang paglaruan sa palad ng babaeng iyon. Bakit kailangan mo pa siyang pakasalan? Bakit hindi mo na lamang sustentuhan ang bata? Hindi niya tatanggapin ang kahit ano na manggagaling sa akin. Except your name? Tumango siya. Napakatalino ng babaeng iyon. She's not. Hindi niya kayang mag-isip ng ganoon. Napakabata pa niya. A minor? Pumatol ka sa isang minor de edad? My gosh, Jacob! Hindi na siya minor, pero napakabata pa niya. Again, I'm sorry. I have to go. How about me? Napayuko siya. Umasa ang lahat na tayo ang magkakatuluyan. Hindi pa rin siya kumikibo, na lalong ikinagalit ni Christine. Jacob, talk to me. I'm sorry. Sorry? Ganoon na lang? Paano ako? Wala ako ipinangako na kahit ano sa'yo. Umigkas ang kamay nito at dumapo sa kanyang pisngi. You bastard! Anong uulitin nito iyon, pero mabilis na nasalag niya ang kamay nito. Tama na! Sinipa siya nito. Let me go! Tama ka. Isa akong bastardo. Isang pagkakamali ng aking mga magulang, and I paid dearly for it. Iyon ang di ko papayagang mangyari sa anak ko. Hindi siya isisilang na bastardo. Hindi niya mararanasan ang nangyari sa akin. Lalaki siya nang may nagmamahal sa kanya na magulang. Lalaki siya na kilala niya kung sino ang kanyang ama. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ka nag-abalang tanungin ako. Wala kang pakialam sa nakaraan ko. Hindi ka interesado na malaman kung sino ako. Saan ako nagmula? Kung ano talaga ang pagkatao ko. Interesado ka lamang kung ano ako ngayon. My gosh! Hindi siya sumagot. I hate you! Ginamit mo lang ako! Hindi, Christine. Kahit kailan, hindi kita ginamit. We did enjoy each other when we were together. Pero aminin natin na hanggang doon lang tayo. I better go. Again, I'm sorry. I hate you! Sigaw nito at may ibinato ito sa kanya. Mabilis na kaiwas si Jacob at nakitang basag na ang face. Hindi na siya lumingon at dumaretso na siya sa sasakyan. Naririnig pa rin niya ang pagwawala ni Christine. Nasa loob na siya ng kanyang kotse pero di pa rin niya magawang umalis. Nakokonsensya siya. Maya-maya ay narinig niya ang putok ng baril. Mabilis na bumaba siya sa sasakyan at patakbong bumalik ng bahay. Magulong-magulo ang sala pagpasok niya. Nasaan siya? Nasa kwarto po, sir. Tatakbo siyang pumanhik sa hagdan. Christine! Nakatayo ito malapit sa bintana. Hawak pa rin ang baril. Christine! Bitawan mo yan! Nanlisik ang mga mata na tumingin ito sa kanya. Itinutok niya ang baril. Bahagya siyang napaurong. Christine! Anong ginagawa mo? Mahinahong tanong niya. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Christine. Hindi ako papayag na mapagtawan ng Jacob ng dahil lamang sa iyo. Bago pa siya nakakibo ay muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pareha silang nagulat. Kapwa sila napatitig sa isa't isa. Napaurong si Jacob. Napahakbang rin si Christine paurong. Pumangga ang likod sa dingding at nabitawan ang hawak na baril. Tila nauupos na napaupo ito sa sahig. Ano ang mangyayari kay Jacob? Tuluyan na ba itong hindi makakabalik kay Samantha
kahit napakasalan na siya ni Jacob? Abangan ang kapanapanabik na buhay pag-ibig ni Jacob at Samantha.